Foreign manufacturers, pinapaboran nyo na mabigyan ng tig 9 billion pesos para mag-produce ng mga sasakyan dito sa Pilipinas. When in fact, meron na tayong mga local manufacturers na who's been doing this kind of thing. They've been in the business for 77 years, sabi pa ni Mr. Francisco nung last hearing. And yet, hindi sila kinonsulta. Sila dapat ang inuna ninyo kaysa yung foreign manufacturers. Bakit? Ako may sagot ako dyan. Dahil may kickback kayo pag foreign manufacturers, especially from China. Pag sa local, wala kayong kickback. May expose kayo. Noon pa po, nakikipagpulong kami. Pabalik-balik ako sa opisina. Si ASEC Mulong Manlapig, na head ng CARS program. Tinatanong ko, bakit yung mga foreign manufacturers, binigyan mo na 9 billion, dalawang foreign manufacturers? So 18 billion po. 18 billion. Kasi 27 billion yung budget eh. Meron pang isang slot. Bakit ayaw nila ibigay sa amin? Hindi ko naman inaangkin yun. Dahil 77 years na kami gumagawa ng jeep. Ako 32 years na personally. Hindi naman kami humingi ng miski isang piso galing sa gobyerno. Pero bakit yung foreign manufacturers, binigyan nyo? Si Mr. Sarao, nandito, binigyan ka ba na 9 billion? 9 pesos? Wala rin. Mr. Chair, yung CARS program has its own requirements for qualification. But under the CREATE Act and under the MVDP, they may qualify for registration and avail of the incentives. They may qualify. So, qualified sila. Ba't di mo ibigay sa kanilang isang slot, yung 9 billion? Ang latest pa sa ngayon, yung previous is yung CARS program na hindi kami isinali. O Mr. Bloran, ba't di sinali yung mga local manufacturers natin? Mr. Chair, under the CARS program, there are certain qualifications. Ano nga po yung kanina ka pa paulit-ulit, makulit ka na, certain qualifications, define qualifications para sa'yo. Tapos sabihin nyo ngayon, qualified yung mga foreign manufacturers, they don't even know how the jeepney looks like. Pwede pa siguro nila kita sa drawing lang sa picture. Come on, Mr. Bloran. Mr. Chair, according to the PMO, they were not able to file their application for enrollment within the period provided. Paulit-ulit nga sila nakikipag-coordinate sa inyo, hindi nyo pinapansin eh. Mr. Chair, baka they don't meet the qualification para sa inyo para mabigyan si Eddie. Kailan po si Eddie? Kailan niyo po? Eddie, ikaw. Ayun yung kasabihan sa kalye. Yun sir yun eh. Kesa ibigay natin sa mga foreign manufacturers na sila yung nakakaroon ng trabaho, yung kita, dun pupunta sa bansa nila. Dapat dito sa atin, parang umunlad yung bayan natin. It's our chance to modernize and to industrialize. This is what I want you to do, Mr. Bloran. Makipag-usap kayo kay Mr. Francisco at kay Mr. Sarao tungkol dun sa BOI CARS program. I want you to give them priority over these foreign manufacturers. Dahil kapag nabalitaan ko ulit at marami ka pang cheche-bureche, tatamaan kayo sa amin. This is scenario. Maliwanag pa sa sikat ng araw ang dahilan kung bakit pinapaboran yung foreign manufacturers. At nasabi ko na kanina, gusto mo ulitin ko ulit? Kasi may corruption.